Mga programa para maingatan ng mga kabataan inilunsad ng Juvenile Justice Welfare Council. Inikayat naman ng ahensya ang mga lokal na pamahalaan na magkaroon ng iba't ibang mga programa sa kanika nilang mga bayan o munisipalidad para hindi maligaw ang landas ng mga kabataan. May detalye si Erlo Bringas. Inilunsad ng JJWC o Juvenile Justice Welfare Council ang iba't ibang mga kaparaanan at programa upang mas lalo pang maingatan ng mga kapakanan gayon din ang karapatan ng mga kabataan. Sa isinagawang Juvenile Justice and Welfare Consciousness Week, dito inilunsad ang iba't ibang mga programa katuwang ilang mga ahensya ng pamahalaan upang maipatupad ang mga karapatan ng bawat kabataan. Gayun din ang tamang pagtrato sa mga ito o ang tamang due process kapag nasasangkot ang isang kabataan sa krimen. Ayon kay Attorney Tricia Claire Oco, Executive Director ng JJWC, layon ng kanilang inilulunsad ng mga programa na maingatan at maprotektahan ng mga kabataan kapag nasasangkot ang mga ito sa anumang gawaing hindi dapat o inaabuso ang mga ito. The purpose of this celebration is to increase the awareness of people on our on the issues of juvenile justice and welfare, and for them to know that these children need protection. Nakaangkla ito dun sa pilosopiya ng batas na magkaroon tayo ng restorative justice. When you talk about restorative justice, we are not just talking about punishment, but we want justice that heals. Hinikayat ng JJWC ang local government units na magkaroon ng iba't ibang mga programa sa kani-kanilang mga bayan o munisipalidad para hindi maligaw ng landas ang mga kabataan. Nakasaad kasi sa ilalim ng Republic Act No. 9344 or an act establishing a comprehensive juvenile justice and welfare system na dapat anyang maingatan ang mga kabataan sa mga maaaring maging panganib sa kanila na hindi naaayon sa batas. Sa kasalukuyan ay nagkakaroon pa ng madaming problema ang JJWC katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan lalo ng Department of Social Welfare Development o DSWD dahil na rin sa kakulangan ng social workers, mga programa sa komunidad at kakulangan ng mga pasilidad. Kung kaya't maglulunsad din ang Department of Education ng mga programa sa mga paaralan upang makatuwang sila na mas maingatan pa ang mga kabataan, gayon din ay maturuan sila na huwag gumawa ng mga bagay na labag sa batas. Sa ating mga eskwelahan, meron po tayong mga programa na crime prevention. Meron din po tayong mga programa na anti-drug abuse prevention. So talaga pong yan po ay nakapaloob na po doon po sa ating curriculum. May gumugulo ngayon na isang panukalang batas na dapat anyang babaan ang edad ng dapat managot kapag ito'y nagkasala sa batas na mula 18 years old ay gawin itong 15 years old. Kinukondina naman ito ng Juvenile Justice Welfare Council, gayon din ang iba pang mga ahensya na katuwang nila na hindi raw anya ito makatwiran dahil may mga maaaring batas naman na dapat ilunsad para sa mga kabataan na nasasangkot sa mga gawaing krimen. Sa halip anya na ikulong kaagad ang isang kabataan, dapat anyang maidaan muna ito sa isang rehabilitation program at mabigyan ng pangalawang pagkakataon kapag nagkasala sa batas. Implementasyon anya ng batas ang kailangan upang mailayo ang mga kabataan sa mga labag na gawain sa lipunan. Ang pagkakaroon ng mga batang deviants, mga tinatawag nating juvenile delinquents, ay isang manifestasyon na nagkulang ang society somewhere. Kaya kailangang tingnan din natin, as we empower families to raise their children well, we should also empower the environment para hindi siya conducive for children to learn how to go against the law. Ang buwan ng Nobyembre ay isang Children's Month celebration, kung kaya't iba't ibang mga aktibidad pa ang ilulunsad ng JJWC, katuwang ang iba't iba pang ahensya ng pamahalaan para sa mga kabataan upang mamulat sila sa kanilang mga karapatan sa lipunan at kung ano ang dapat nilang gawin na hindi lalabag sa batas. Para sa Eaglenews, Erlo Bringas, IM1 with 25.